Now with the remedy that offers big promises for pretty much whatever ails you. You may have seen it on your news feed. Essential oils promising to help with everything from stress relief to digestion. But do they deliver on those big promises, and are they even safe to use? They are these small bottles that have exploded in popularity, but some of them actually come with serious risks and hidden dangers. Poison Control says that they are seeing a steady increase in the number of calls related to essential oils. Channel 9's Stephanie Tinoco investigated and found some users are learning about the risks the hard way. We highlighted some of the dangers essential oils pose for children and pets. Now, they include oils getting accidentally eaten or inhaled, but essential oils can also be dangerous for adults. I talked to one woman who says these oils sent her to the ER. Certified dermatologist Dr. Melissa Darling says in the last few years, she's seen an increase in patients having trouble with essential oils. Dr. Allison Fields at VCA Murphy Road Animal Hospital says inhalation and consumption of essential oils can be toxic, even deadly to dogs and cats. Now oil-free, she's sharing her story, not to stop others from using essential oils, but to make sure they know an all-natural product can be powerful. You can't say, okay, you can't have any more than 20 drops of any essential oils a week. Natural doesn't mean good. A lot of natural things are harmful. You know, I mean, you can walk through poison ivy and not love what happens after. The oil of winter bean is one of the ones that makes us all concerned, because a single teaspoon will kill a child if it's really high purity. Dr. Michael Bueller is with North Carolina Poison Control, which is getting more calls reporting problems with essential oils than ever. But he strongly recommends against consuming any oils without thorough research. There isn't any government oversight over the certifying process. And just because it's certified that, yes, this is from this plant, it doesn't mean it's safe. While companies may advertise oils as safe to consume or apply, the FDA does not regulate essential oils and says shoppers should beware of any claims to prevent, treat, or cure health problems. Hello, welcome to Invested Lifestyle. Every Monday, tuturuan ko kayo kung paano protektahan ang pera nyo. So today, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa ating health. Dahil nga sa panahon ngayon, mahal magkasakit. So maraming Filipinos ay bumibili na ng health insurance, kumakain ng tama at nag-exercise. Joke lang. Maraming Filipino ngayon ang nag-e-essential oil. So madaming Filipinos ang gumagamit ng essential oil ngayon dahil gusto nilang magkaroon ng healthy lifestyle. Pero gano'n ba talaga ka-healthy ang essential oil? FDA approved ba to? Gano'n ba katotoo ang mga health claims nito? Hindi ako si Doc Adam, but I'm a super fan. At I wish, sana, gumawa siya ng video about sa healing properties or health claims ng essential oil. Pero ngayon, magtsatsaga muna kayo sa akin. I'm not a doctor, but I have experience in research and government regulations. So please hit the like button, the subscribe button, and the bell. Sigurado ako uulan ng unlike tong video na to, pero walang personalan. This is a public health issue. So makikita natin sa social media na maraming celebrity ang nagpo-promote ng mga essential oils. So if they use it as intended, which is aromatherapy at minsan topical use, it's okay. At if binabayaran sila para mag-endorse nito, kailangan sinasabi nila sa mga audience nila. If you know celebrities that make health claims about essential oils, share nyo tong video sa kanila para malaman nila kung ano ang mga rules and regulations tungkol dito. To be honest, I love essential oils. I've been using essential oils since 2017. Kinagamit ko siyang pampabango at minsan gumagawa rin ako ng mga sarili kong cleaners para panglinis ng mga counters ko. Ang hindi ko ginagawa is iniinom ang essential oils. Please don't drink essential oils. At naniniwala naman ako na nakaka-relax talaga ang essential oils. Pero para gamitin na gamot, I don't think so. Essential oils are cosmetics. Kung nakalagay sa bote is for external use only, hindi ibig sabihin is pwede nyo nang inumin kahit sino pang magsabi sa inyo. Ang sakit ng tiyang ko. Ito, inumin mo, lipstick. Tasting ko na lang.
Dietary supplements at cosmetics like vitamins and essential oils ay hindi dumadaan sa review of safety and effectiveness. Noong 2014, naglabas ng warning letter ang US Food and Drug Administration sa mga essential oil companies dahil sa mga violations. To be fair, kasama dito ang doTERRA, pero let's be real, nobody cares about doTERRA. So, ito ang mga examples. Prostate cancer cells, colon cancer cells, cervical cancer cells, bladder cancer cells, leukemia cancer cells, melanoma. It is said that the Ebola virus can't live in the presence of cinnamon oil and oregano oil. Oils for autism spectrum. I was also warned by my family not to talk about young living dahil marami daw magagalit sa akin. So, for our first topic, we're gonna talk about thieves. Ito ang holy grail ng young living. Kumbaga sa Jollibee, ito ang kanyang chicken joy. Ito talagang si thieves na napaka makapangyarihan. We need thieves especially right now that we are having a pandemic because this one has antiviral properties, so it can clean the bacteria in the air. Bakit ba thieves ang pangalan? Parang magnanakaw naman na yan. These four thieves were robbing people, were robbing the sick, were robbing the graves, and they weren't getting sick. And so when the authorities finally caught them, they were like, why are you not getting sick? And it was because of that aromatic blend that they were wearing. So that is the story of thieves. That was diabolical! They rob from the sick and the dying? And that's inspirational? What? Robbing from the sick and dying, you say? Kung meron kang alam na protection sa Black Plague, bakit ka pa magnanakaw? Kung gusto mong yumaman, ibebenta mo yung gamot, di ba? At sino namang bibili ng mga ninakaw mo? Lahat na yan, nagsisialisan, lahat na namamatay. Ba't hindi ka na lang magbenta ng gamot? Di ko talaga gets to. So sa tingin ko, kalokohan to na mga magnanakaw. Kasi fun fact, kapag patay na yung ninanakawan mo, kahit na nagkaroon pa yan ng Black Plague, hindi ka na mahahawa. So sa tingin ko, ang nangyari, sinabi ng king, okay, patay na yung mga yan. Tapos sinabi nila, meron kaming isang miracle oil na magpaprotekta sa inyo sa Black Plague. So let's just look at the scientific research. Okay, so we're gonna click on a study. Let's see who the authors are. Su Chow and D. Gary Yang. So from Young Living Company. Oh, it's a bacterial culture, meaning it's just an in vitro study. So let's look at another study. Oh, again, it's just a culture. It's in a petri dish. Let's look at the 2012 study. So it says, disc diffusion dilution broth method. So meaning outside the body then. So majority ng studies of essential oils, kung babasahin nyo, ay hanggang early testing phase lang. Gumagawa sila ng cell cultures. Example is cancer cells. At tinitingnan nila ang mapapatay ba ng essential oils kung whatever substance. Ang tawag dito ay in vitro. So, pag napatay ng essential oils ang cancer cells, pwede nilang sabihin na it kills cancer cells. Bravo! So guess what? Pwede ko rin yan lagyan ng salt water, gasolina, tapak-tapakan. Patay din ang cancer cells. Ibig sabihin ba yan, mamatay yung cancer cells sa loob ng katawan. Ang golden standard ay ang randomized double-blind placebo-controlled studies. Ito ang studies sa paggawa ng vaccine. So ngayon, kapag may nagbenta sa inyo ng mga health products at pinakitaan kayo ng mga studies, alam nyo na kung anong titingnan nyo. Huwag kayong maniniwala agad-agad. Testimonials are not scientific. Kailangan maging skeptical kayo. As a YouTuber, malaki ang influence mo sa mga taong nanonood sa'yo. Kaya kapag nakita ko na may mali kang sinabi at dangerous yung mga sinasabi mo, I will call you out. Hindi ako hihingi ng paalam dahil sa fair use, kung gusto mo malaman kung ano yung fair use, paki-panood na lang yung video ni Doc Adam. I listed it here too.
Ninakaw mo ang video ko! Eh, Dizzy, alam mo ba ang fair use? Fair use is any copying of copyrighted material done for limited and transformative purpose, such as comment upon, criticize, parody of copyrighted work. Such uses can be done without permission from the copyright owner. Ayon! Doc, ano ang ibig sabihin nito? Okay lang daw gamitin ang videos ng iba, hindi kailangan daw ng paalam, basta you're teaching, criticizing, or gusto lang paguusapan. Because everyone on YouTube should understand this law. So let's see kung sumusunod ang mga YouTubers na nagbebenta ng essential oil sa FDA regulations. Pinaka-noticeable talaga is my skin. And marami ako nakukuhang comments, marami ako nakukuhang mga compliments na ang ganda ng skin mo, ang ganda ng parang nag-glow ka. So good job sa nag-train sa kanya dahil she's not making any health claims. Si Dash, yung pusa namin, nandito siya sa loob ng room namin. In our room, may bintana pero hindi namin nabubuksan kasi stock up yan. So what I did was, nag-research ako tungkol sa mga oils na pwedeng magtanggal or mag-deodorize. So, nakita ko si purification. You are the chosen one! No! I looked up purification at meron siyang tea tree oil. At hindi natin alam kung ano nangyayari sa loob ng katawan ng mga pets natin. If you want to know if essential oils is safe for your pets, huwag niyong tatanong sa mga nagbebenta ng essential oils or sa mga YouTubers. Pakitanong na lang sa vet niyo kasi kawawa naman yung mga alaga natin. So next, doTERRA. Lavender. Para po ito sa mga ma-insomnia, sa mga taong hindi makatulog. Dapat po magkaroon tayo ng ganito sa bahay para makahinga tayo ng maayos, lalo na sa mga may asthma. It's not a drug. Hindi sila pwedeng gumamit ng names of diseases para ibenta ang essential oils nila. Kupaiba. Like ko nakikita, this is used by moms for teething babies. Problema ng mga momshies. Pagka nagtititing na yung bata, nagkakalagnat kasi masakit, iyak-iyak, grumpy. Pinapahid lang to sa gums and then okay na si baget. No, God! No, God, please, no! 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 Never make a baby ingest oils. Walang studies. Hindi mo pa alam kung saan allergic yan. Kung nagnyinyipin yan, ibig sabihin, it's under 2 years old. Pag tinignan mo yung kupaiba, tingnan mo yung mga risk. It's for external use only. I need a drink. I just wanna make it clear na I don't think na sinasadya niyang magbigay ng maling medical advice. Sa tingin ko naman is, sa training nila, nakikita niya na lahat gumagawa nito. So, it was normalized. Tingin niya is normal na to. Pero, guys, gumagawa kayo ng video, madaming nakakapanood sa inyo. You have to be responsible. So, I don't think alam nila na may ginagawa silang mali dahil binobroadcast nila to sa internet. So, if napapanood mo to ngayon, please correct it. So, ang good news is hindi naman lahat ng mga nagbebenta ng essential oils is this irresponsible. Yung mga iba naman, napapanood ko yung mga webinar nila and they tell people that essential oils are not meant to treat, prevent, or cure diseases. So, I just think that it's unfair to them. I think it's unfair because you're doing the right thing and following FDA regulations. Tapos, yung isa na nagbebenta ay mga ngaho ng mga kung ano-anong mapapagaling sa'yo. Siyempre, kung ikaw ang customer, saan ka bibili? Dun lang ba sa mapapaganda ka? Or dun sa mapapagaling lahat ng sakit mo? At lagi niyong tatandaan, kung may sakit ang isang tao, kahit ano, paniniwalaan yan. Kahit magkano pa yung bagay na magpapagaling sa kanya, bibilihin yan dahil they are desperate. So, kung may magsasabi sa kanya, siguraduhin mo na gagana yan. Do your research. Dahil may responsibilidad ka sa tao, may responsibilidad ka sa customer mo na totoo yung mga sinasabi mo. It's just ethics. I actually emailed Young Living Compliance and the doTERRA Compliance
at tinanong ko kung ano bang ginagawa nila para ma-curb ang misinformation. I'm still waiting for their reply. So, the reason kaya naka-high blood ako sa mga medical misinformation, dahil nakita ko yung tatay ko na lagi siyang nabibiktima ng mga ganito. So, bumibili siya ng hydrogenated water. Bumibili siya ng vitamin C. Lahat 'to binibili niya sa MLM, by the way. So, nagkaroon siya ng false sense of security. Every time na nasabihin niya sa akin na may sakit siya, ang sinasabi ko lagi, go to the doctor. Pero yung tatay ko, biglang magkakaroon or biglang o-offeran ng magic pill or magic something, magic water. Tapos, hindi siya pupunta ng doktor kasi he's feeling better daw. So, you know what? Do you know what age? He died 60 years old. Ayoko lang mangyari yun sa iba. At alam ko sasabihin ng iba, ano bang problema mo, Elaine? It's natural, right? You know what's natural? Arsenic, cyanide is natural. Sunlight is natural. Pwede kang magka-cancer dahil sa araw. Kailangan natin ng oxygen para mabuhay. Kailangan ng dugo natin ng iron. Pero guess what? You can overdose in oxygen and iron. Lahat ng sobra is masama. So, ang nakikita kong problema sa mga MLM companies ng essential oils is they promote an essential oil lifestyle, an oil bolaria lifestyle. It means na gagamitin mo ang essential oils in all aspects of your life. Maglalaba, iti-diffuse, pagluluto, iinumin, pain relief. Kahit na ang tinuturo nila ay ang essential oil, ginagamit na natin even before, like in ancient times. Guys, in ancient times, patay na sila ng 30 years old. We learned to make vaccines. Vaccines are synthetic. Anesthesia is synthetic. Hindi porke natural is mabuti. Hindi porke synthetic is masama. Anyway, this is the first time in history na ganito tayo karami gumamit ng essential oil. Hindi natin alam kung anong mangyayari yan sa air pollution. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa developing brain ng mga bata na sobrang exposed sila ngayon sa mga essential oil. There's no study. So right now, you are the experiment. Pero ano bang pwedeng gawin ng average person? So, nilagay ko lahat ng references, lahat ng mga FDA regulations na kinuha ko mismo sa website ng mga essential oil companies at makikita nyo kung anong mga pwede at hindi pwedeng gawin ng mga nagbebenta ng essential oils. So, kapag may nakita kayong mali, just call them out. Tell them because baka mamaya hindi pa rin nila alam para matuto din sila, diba? So, sino ang tingin nyong may kasalanan? Ang MLM essential oil companies ba dahil hindi nila chine-check? Or ang mga nagpitraining sa mga independent distributors? Please let me know in the comments below. Pero magre-reply lang ako sa mga comments na may sense. Lastly, I'm so happy dahil dumadami na ang anti-MLM community. So, if you go into my description, you can join our groups if may experience kayo sa mga MLMs. At meron ding anti-MLM blog na kapag may tanong kayo kung scam ba or hindi, sasagutin niya yan sa inyo. At kung meron kayong Reddit at gusto nyong mag-invest, magtanong lang kayo sa subreddit na PH Invest. If may natutunan kayo sa video na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell. At lastly, I salute all the health workers. Thank you for everything you're doing. We don't deserve you. Guys, kailangan tulungan natin ang mga healthcare workers natin. Kaya sana mag-research muna tayo sa mga pinag-iinom natin. So we have to do our part to keep ourselves safe, be skeptical, and keep
on speaking the truth. Bye.